pasal itu kerana tipu lama problema kung magkakaroon ng panibagong linya. No, yun lang ang tingin sa akin. So, para may choice naman ng tao. No, pwede dito, pwede sa kapila. Nasa kapila po yun. Anyway, hindi ako na naman po sa inyong kamay kung ano pala karapat-dapat kaya kayo naman po ang chairman ng Committee of Transportation. Yun lang po. Thank you, Councilor Yubato. So, hindi naman po ang atin. So, kaya nga po tayo nagkakaroon ng committee hearing para hindi naman magiging one-sided ang desisyon ng committee na to. So, sa committee naman, kami lang din naman ay sumusunod at nakabase kung ano yung mga ipinapasa ninyo mga requirements. Tinitingnan din naman naman ang sitwasyon. At the same time, hindi nyo lang din alam. Nag-operative naman kami sa mga area kung saan po talaga nagagawa ko ng dati ng pinigyo mga TODA. So, meron po pang representative at base ng TODA dito sa atin? Ako na. Ah, yes sir. 649. Mr. Robert? Yes sir. Sir, pwede po tayo sa atin. Basta ito po lang. Sa pakipanggit na lang po muna yung pangalan natin bago tayo siya. So, sir, sila po ay basta ito 649 na po. So, meron po sila na ina-apply dito na additional na loading and unloading area. So, ito pa kaya, ay kaya pa ba? At kayo naman po ay representative ng basta ito. Thank you, sir. By the way, good morning sa inyo lahat. Members of the committee, sa lahat ng bisita, sa aking mga kasama Chestas, good morning. Good morning sa inyo lahat. Actually, sir, last year pa, nabalitaan na namin yan. So, nagkaroon kami ng pangamba at medyo nagkagulo-gulo yung libro namin. Kasi nga, ayon sa pamimbro namin, hindi nila matatanggap yan. Hanggang sa gumawa kami ng hakbang, nagpasa kami ng complaint namin yung 2022 pa at sinundan pa ng pangalawang complaint sa lahat ng City Council. Ako pong nakarating sa inyo na hindi nga namin tinatanggap yan kasi nga doon pa lang sa unang sa tuga namin ay nagkakaroon na kami ng problema na hindi pagkakaunawaan ng mga membro, no? Nandun na yung nagsuntukan. At kung hindi ako nagkamali, nagkaroon pa ng hindi maganda, kumantok sa ano, na allegedly, kumantok sa hindi maganda, nagkaroon nga ng parilan, no? Isang toda lang yun. Nagkaganon. Paano pa kung mas maraming toda ang mag-operate sa basiko? Kasi nga, bukod doon, doon sa pilahan namin, sa mga pilahan namin, ay sa dami ng tao sa Pasiko, hindi rin kami nagkakaroon ng magandang pilahan. Doon pa lang sa isang tuga pa lang. Ano? So, paano pa pag maraming tuga na ilalagay dyan? Kung sa isang tuga na ay hindi kami nagkakaroon ng magandang pilahan, dahil naman siguro sa dami ng tao, paano pa sa maraming tuga na mag-operate dyan. So, mas lalo pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, kung napapansin yung Pasiko, halo-halo po yung mga tao dyan. Kung diyan nagkakamali, umabot na ng hindi lang siguro 20 tribes yung na dyan. So, iba-iba yung pag-uugali. Iba-iba yung pananaw sa buhay na hindi sa puwersahan nun, no, sa paglalaki. Eh, marami sa kanila ang limitado lang yung pag-iisip. Kulang sa pinag-aralan. Kaya talagang magkakaroon ng hindi maganda kung magkakaroon ng panibagong tuda dyan sa area na yan. At saka, itong mga last year, no? At saka itong taon na to, nagkanda kami ng, nagkanda kami ng inventory sa aming mga libro
ay, if I'm not mistaken, umabot na yan ang libro namin, umabot na yung current members namin, umabot yata ng isang libro na. Kung hindi ako nagkakamalik. That is from the previous ano pa, administration pa. Kasi isang taon pa lang naman kami yan. Kami mga opisyalis, kami mga opisyalis na yun. So, doon sa inventory namin, umabot na kami ng almost 1,000. Pero hindi naman tumatakbo sa araw-araw kasi na single digit yun eh. May tumatakbo sa araw, may tumatakbo sa gabi para masolusyonan yung pangangailangan transportasyon na pasipon yan. So, yun po yung ano namin, sir, na meron naman kami dumito na talagang hindi pumapayag yung pawitos namin, mga opisyal namin sa ano, na magkaroon pa ng panibagong tulad dyan. So, ang iba pong sinasabi nila, ay simple lang naman ito, yung ayon sa kanila, ay parang nagkakaroon daw ng discrimination dito sa current leadership ng Pasiko Toda. Parang pro-Muslim daw ay dinidiscriminate na yung naririnig ko. So, bukod doon, isa pa sa mga naririnig namin ay bakit daw papayagan na magtayo pa ng panibagong Toda yung mga opisyalis, kasi yung mga nagtatayo ng Toda ay sila yung mga talo noong nakaraang eleksyon. Sila yung mga talo. Siguro, hindi nila matanggap o hindi talagang dinidiscriminate nila yung panibagong liderato ng Pasiko Toda, kaya gusto nila magtayo. So, kasi sabi ng mga membro, nag-umpisa daw sila, umupo daw sila sa Pasiko Toda during those time, starting 1999. 2009, kung di ay panat mistaken, at nagkaroon ng eleksyon ng 2021 na nagkaroon ng eleksyon. So almost 13 years sila namulo sa Pasiko Toda. Na, which is, sabi ng mga membro, hindi daw dapat umabot ng ganun yung pamumuno nila na hindi nagkaroon ng eleksyon. So, isa yung sa dahilan na hindi matanggap ng mga membro na magpapatayo po sila ng panibagong Toda, kasi sabi ng mga members, ang gagawin na naman nila yung ginawa nila nung nakaraan. Na umabot sila ng 13 years, hindi nagkaroon ng eleksyon. Sa hindi nila alam kung ano ang dahilan. At doon sa 13 years na yun, marami silang ginawa na hindi nagustuhan ng mga membro. No? Marami silang ginawa na hindi nagustuhan ng mga membro. Unang-una na yun yung pagtagal ng eleksyon na dapat ay 3 taon lang na magkaka-eleksyon, na hindi nagka-eleksyon, na hindi alam ko anong dahilan. So, sabi ng mga membro, yung ginawa nila ng 13 years, kung magtatayo sila ng Toda, bakit hindi pa nila ginawa? Kung panahon na sila ay nagtayo, kung meron silang magandang abokasya sa Pasiko Toda o sa Pasiko yan, bakit hindi pa nila ginawa noong 13 years na hindi sila nagpa-eleksyon? So, actually, meron pa akong gusto sabihin na hindi ko lang muna sasabihin kasi medyo napakasilan, ano? Hindi ko muna sasabihin sa harap niyo. So, yun lang po, sir. Thank you very much sa inyo, ha? Thank you, Sir Ruben. I would like to acknowledge the presence of Ms. Ann, the office of Councilor John Christie. Capitana Espinosa, thank you, guys. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Punong Barangay Dayan Espinosa po. Napigyan ako kung sino ng pag-alaba magsalita na ipaluanan. Kami naman po, inaano ko sa kanya yung sinasabi nilang eleksyon. Ang eleksyon po ay sa panahon natin ay pinagbigyan po natin sila. Nagkaroon po sila ng eleksyon, tinanggap po natin. Nanalo po yung bagong leadership ng Toda. Nasa pagkakaintindi po natin, ang sinasabi nila ay
hindi maganda pamamalakad doon ang Paseo Tolda. Kesa mukhang nagkakaroon naman po ng problema ngayon. Excuse me, yung ano po yung pangalan ng Tolda ngayon? Ang Paseo Tolda po. Yun po yung Paseo Tolda. Ayun, sakin dati po Tolda. Thank you po. Ito po ngayon yung bago na nanalo sila sa eleksyon. Tinanggap po natin. At ito nga po, yung presidente nila ay ating pong pinapayuhan kung anong dapat itong gawin. Kaya lang po, dumating yung panahon na marami po tayong natanggap na mga reklamo sa mga tao. Marami po tayong letter, meron pong pagmamalabis, pag-iimpaw ng kanilang motor sa bahay mismo ng presidente ng Tolda. So nag-iisip po tayo sa ating barangay. Meron po kasi mga reklamo through Facebook na hindi po natin nadokumento, pero nandoon po at makikita naman po natin, meron po naman po tayo ng mga kopya ng mga blotter para po doon sa reklamo ng mga tao. Kami naman po sa barangay, ay kaya naman po natin bilang po ng barangay, pwede naman po tayo makialam, pero ayaw po natin gawin yun. Dahil gusto po natin, hindi po natin hindi po natin masikil yung mananakay at yung mga driver. Dahil alam naman po natin na gaano ang buhay din po sila. Kaya nga po, nag-isip kami kung anong pwedeng gawin namin at napapayuhan naman po kami na pwede kami magtatag ng isang panibagong Tolda para po kung sakali bilang konseho ng Paseco at lahat po kami sa aming konseho ay nais po namin palitan po yung Tolda na pinamumuluan ng bagong presidente na yan. Yan po yung aming sana hinihiling na isang Tolda na magagabayan ng barangay sa panibago po ngayon. Yan po yung aming hinihiling. Kapitan, sino po ba nag-payo sa inyo na maglagay o plano na paglagay ng isang Tolda ulit? Ngayon meron po ba yung Tolda nag-existe? Magtanong din po naman tayo sa umbrella ng Tolda eh. Kasi sa akin wala naman po talaga kami alam dyan. Ang gusto lang po namin, ano ba yung magagawa namin na hindi naman namin masasagasaan yung aming mga tao dito sa Tolda Paseco na dadaan namin sa proseso. Ito po ngayon yung pinag-aaral natin. Kaya ito po ngayon dinala natin dito sa konseho. Yan po ay, pwede po ba mag-mentional eh? Pwede po ba? Pwede naman po. Ang kausap po namin dito ay yung umbrella ng Tolda 1. Sila ka George po. Ang kausap namin dito. Ano po? Ka George po. Federation po. Apel George Alcantara po. Opo, opo. Ito po yung hinihinapan na namin ng payo at itinulong namin sa ating mahal na konsyal ng Yopanko para po maging author po dito. Meron naman po tayo mga ebidensya ng mga pagmamalabis ng panibagong Tolda na yun. So, yun po, Consular Kunulim, sila yung pagkakas. Okay, salamat po, Kapitana. After po na narinig ko po yung paanip na ating kasama sa Paseco Tolda, narinig ko po yung paanip ko. Gusto ko mong malaman kasi hindi mo ako taga-district 5. Taga-district 2 po ako. So, paunahin mo, hindi ko alam yung demographics po ng barangay. Pero kanina nabanggit po ni Sir Rubin na meron siya 1,000 members. At dito po ang ina-apply niyo po is 500 units. Tama. So, ilan mo ba sa tingin nyo ang mga population ng mga tricycle driver po natin dyan sa Paseco? Sa Paseco, kaya po. Sa barangay. Nasa 1,000 po plus. So, 2,000. 1,000 plus po. So, 1,000 plus. Doon po kanina sa nabanggit po ni Sir Ruben, 1,000 po ang members. Pero napansin ko po nung nakaraang committee hearing, parang ang group measure capacity ng ninyo is 100.
Bakit po naging 1,000 po yung net worth niya? Yeah, ganito po yan, sir. Si sa ano kasi, sa ordinance sa number 7966, nakalagay doon na 100,000 lang talaga yung nakalagay doon. Pero nung pumalit kami, talagang nagdumami na yung membro na nasa panahon ng unang administration. Ang ginawa namin doon ay hindi naman namin sila pwedeng itaboy kasi nandiyan na sila. Nandiyan na sila. Hindi naman namin sila pwedeng itaboy na ay umalis kayo dyan. Ang gagawin na lang namin doon, siguro, kung sakasakali na kung saan mapunta man yung hearing na to, siguro ipapaano namin yan, ipapaligalize namin yan, kasi yun ang kailangan. Nagsabit na ho ba kayo ng listahan ng 1,000 na sinabi ko po ba? Yes, sir. Nasaan po yun? May kopya ho ba kayo sa'yo? May dala po kayo? Tinapos niyo. Para mapag-aralan po ng committee na to. Kasi ngayon, napagkasin ko ako itong mga nakaraang committee sa ibang tiyo itong distrito nila po. Sa ibang distrito rin, nagre-request sila ng mga RMC, iba-ibang mga additional. Patulad po doon sa distrito namin, si Kweta lang ang member, pero nagre-request 200 units po. Napakatumahan sa committee. So ngayon po, napagkasin ko ako ng mga membro ng committee na kung ano man lamang po yung nalagot sa listahan, na meron mong engine mismo, pero motorcycle number, yun po ang munang aprobahan natin sa RMC. Katulad po dyan sa Paseo Tonda, since napakalaki po pala ng population, ay wala namang problema siguro na pagdagda. Hindi ko, hindi naman pwede natin bigyan na i-deprive yung ating mga ibang mga bicycle driver kung saan hindi na gusto pumunta, pumali. Ang kailangan na siguro natin, Mr. Chair, para sa kalaman ng mga, ito yung tingin ko, dalawang tona na ayaw natin magkaroon ng monopoly dito sa area na to. Gusto natin na lahat mapagbigyan. Paano naman ako kung isang tricycle driver ayaw sumali ko sa isang party? Paano naman ako kung ayaw ko sumunta sa inyo? Saan ako pupunta ngayon? May ba? So ang kailangan mo dito, wala ko kami papanigan sa tota po ni Kapitana, sa tota nyo. Ang papanigan mo natin, yung mga taong bayan na maapektuhan, na meron mo silang choice mamili. Ayaw namin sila mapoliticize. Kung sino man po yan na nadyaan, ayaw natin na isang meron isang organisasyon na pwede na gabi. Ang gusto ko natin, kung sino yung nasa puso nila na samana, pwede silang sumabi ko. Anyway, ito po ay free, lahat po tayo ay pwede magbigay ng opinion. Kami po ay nakikinig lamang. Pero sana ko, Sir Ben, bigyan niyo kami ng copy ng listahan ng mga membro na sinabi niyo. Kasi isang libo po yung nabanggit mo, recorded po yan. So yung sa isang libo membro mo yun, na nakita ko yung ikaw may mga driver's license lang. Baka pwede pa attach din mo yung mga engine number. Kailangan mo namin yun kasi sa ngayon, simula ngayon, yung committee natin, inaprobahan na lang natin. Hindi yung basta yung request ko lang. Kailangan namin ng 300. Kailangan namin ng 500. Pero kailangan nyo po patunayan nyo, depensahan nyo, at kailangan nyo yung 500. Kasi this is the committee on, this is the committee on transportation. Po, ang inaprobahan mo natin dito yung route measure capacity po ninyo. So, ngayon no, basically, ang aaprobahan mo natin based po doon sa mga isasabit nyo mga miyembro na meron yung mismong unit. Hindi yung miyembro na miyembro lang, na para dumami ka lang. Hindi ba? Ngayon, ang aaprobahan ng Konseyo ng Maynila, kung ano ho yung may mga miyembro na nagsubmit po sa inyo, hindi ba, na merong unit. Konsekwenta, kasi napansin mo namin si Sabitre Patoda, nagsubmit na po sila ng driver's license, tapos nagsubmit po sila yung operator nila. Alam niyo sa isang unit, para sa kalaman mo na lahat, sa isang unit na sa isang tricycle, lima pangalan. Sa isang unit, isa, dumalo ang nandoon na kapangalan. So ano ang gusto natin, ano, ang aprobahan mo ba natin, paramihan mo ba ito, baka pati lola, lolo ay nandoon membro. So ngayon mo ang gagawin mo natin, para ito ay saka liwanagan ko ng lahat. Kung talaga ho na may tricycle, meron mo talaga physically, nandoon mo yung tricycle, wala mong problema yan.
aprobado ng Konseyo ng Manila. Pero kung wala naman, pati yung kapatid, yung anak, pati yung pinsan ako, miniembro ko, wala ko, hindi ko tayo paramihan ng miembro rito. Kung ano yung nandoon sa unit, yun ang isa pinyo mo sa Konseyo ng Manila. Kaya nausap na yung sinabi niyo po kanina, yung 1,000 member, kung 1,000 mo talaga yung unit na nandyan, isa pinyo po sa amin. Kasama ko engine number, kasama chassis number, OR, MCR, kailangan din o, pati body number. Please, thank you very much. Okay, tsaka yung kanina po nasabi nyo na advocacia, parang ngayon ako po nakarinig na yung matoda natin may advocacia. So, nakikita pa na po, hindi naman po paganda na advocacia ito eh. Di ba? Wala na sana tayong pilingan kasi napakalaki naman mo yung area. Di ba, kapitan? Tapos, patuloy nga na sinabi ng ating makasama ko sa hindi ng population nito sa Pasipo. Sa doon sa barangay. Kapitan. Ang family po na ilan namin ay 23,000. Usually po, times 5 million. So, ilan po? As 100,000 plus. 100,000 plus. Biluin nyo, kung isa lamang po yung, tingin ko nga, hindi lang isa, dalawa, hindi nga lang tatlo. Para makomunate ko yung mga sasakay ko sa area. Yun ba? Mr. Chair, ito yung mga suggestion ko. Hindi ko wala nang kailangan nagawayan dito. Pero, hindi ko may kakulangan pa. Pero yung kanina, napansin ko na may isinusubiti rito na RFC. Pero sa kasalukuyan, tingin ko, Mr. Chair, may request sa mga questions. Okay. Si Pres. Sabi niyo po. Pres. Asi.
How many here in the show? I would like to recognize Mr. Badi Sultan Ibrahim, President of Pasay Matoga. Good morning, sir. Councilor Mulani is recognized. May nabagay ko kanina yung ating pihak ko, si Sir Ruben, Mr. President, nagagay ko sa 1,000 members meeting. So, ano po, baka pwede mas may nabagay ko sa konsenyo na ito. President Sir Badi Ibrahim, para po ano yung magiging sana